ang PBA Awards na nakalipas na bubble ay inannounce na sa public virtually with Stanley Pringle winning the best player of the conference. And we cannot argue on that kasi may strong case naman talaga kapag nakaabot sa PBA Finals ang team mo. Pero let's not discredit Matthew Wright, Ray Parks, and RR Pogoy na all tournament long ay MVP performance ang pinakita. Again, I cannot argue on that pero let's talk about to the other awards, especially sa main topic ng video natin, ang most improved player. Correct me if I'm wrong kung need ba talaga makaabot sa finals ang team mo just to win this award. This is an individual award. Individual. Before going to MIP, the Sportsmanship Award goes to Scottie Thompson. No doubt on this one, pero bakit ngayon lang, diba? Scottie came into the league known as a nice player and very humble. But kung ako magbibigay, Calvin Abueva deserved this one because of his development as a player and as a person. And I think most of you want this award for Calvin. Kahit pa namintis niya ang kanyang mga early few games, candidate nga siya, bakit magiging factor yun? The outstanding rookie is Aaron Black and some of the fans shouting na nahiya pa kay Arvin Tolentino kasi sa lahat ng individual awards, si Aaron Black lang ang hindi Ginebra. Pero para sa akin, wala naman akong argument dito kasi ito naman talaga yung pick ko. Stat-wise, Roosevelt Adams. Pero in terms of the impact, Aaron Black talaga para sa akin. Plus, he made clutch baskets para sa Meralco na nagresulta ng mga panalo. The Elite 5 are Stanley Pringle, Matthew Wright, Calvin Abueva, Japet Aguilar, and JP Aram. At kung may babaguhin ako dito, I'll switch Ray Parks for JP Aram. Pero siguro, sa guard category nakalagay si Parks, kaya siguro ganyan yung nangyari. All tournament long, tres yung position ni Parks. Point forward kasi siya, kaya nakakapagdala siya ng bola. The Most Improved Player Award goes to Prince Caperal. Ito talaga yung maingay ngayon. I don't hate Prince Caperal. As a matter of fact, I'm a fan and syempre, same school and watch him live through his college career para may grade sa PE. Ang usapan lang naman dito ay, it is not right. 2018 pa lang, nag-blossom na si Prince Caperal. And dapat noon pa lang, na-recognize na natin yung talent niya. But in this bubble, wala naman talagang big improvements na nangyari kay Caperal. He is still the same. Shooting threes always popping up whenever they do screen plays. We don't really saw improvements on his post-up game and other aspects of the game. Kung paano natin siya nakilala, ganoon pa rin naman. It is just nagkaroon lang siya ng playing time kaya dumoble ang kanyang production. Maybe most increased playing time this bubble. Especially last 2019 Philippine Cup kung saan meron pa silang slaughter ay 8.5 minutes per game lang with 1.4 points per game. Compared to this bubble na meron siyang 22 minutes na playing time with 9.6 points per game. And for a big man, he is only averaging 4 rebounds per game. And defensively, 0.2 blocks per game. For me, ganito naman na talaga kasi si Caperal. So, no need na nga na i-put natin siya sa conversation sana. Pero yung Justin Chua talaga, from being unknown ngayon ay nare-recognize na. Another strong case din is yung impact niya sa Phoenix Fuel Masters. Wala silang legitimate big man. Chua, standing 6'6", stood for them. Did Caperal made Ginebra look better? It is always because of Stanley Pringle, L.A. Tenorio, Scottie Thompson, and Japet Aguilar. Pero in terms of Phoenix success in the bubble, Justin Chua is one of the main reason, putting up 13.2 points and 6.8 rebounds per game. Another improvement for him is the 3-point shot. He is shooting on a higher percentage with 42%. And the most impressive stat line is yung 1.7 blocks per game. Kung saan, siya ang league leader sa category na yan. Japet Aguilar is only behind him with 1.5 blocks per game despite Japet is more taller and athletic kumpara kay Chua. Sabihin na natin, Caperal and Chua has the same journey. Laging natatrade and ngayon, pareho nang nakahanap ng tahanan sa PBA. Pero the things na ginagawa ni Caperal, yung popping up 3-point shot, Justin Chua will have a strong case for that. Like I said, Chua is 42% from the 3-point distance while Prince Caperal is 46%. Sobrang dikit lang, di ba? Pero yung ibang improvements nga sa kanilang mga laro. Kasi we're talking about the most improved player. Justin Chua became a presence inside. He can pop just like Caperal. And
he can roll na, I didn't saw Caperal improve on that. Yung defensive side pa nga lang, sobrang strong case na yon para kay Chua na makuha niya yung award. Tas sasabihin ng iba dyan, bakit nasa finals ba yung Phoenix? Kagaya nga ng sabi ko, sa best player of the conference, mahirap mag-argue. Sus, sa loob-loob mo, maturate talaga. Pero sa ibang individual awards, wala na yan kung nakaabot ka ng finals eh. Para nga sa akin, Justin Chua versus Raul Soy yung labanan eh. Kung pag-uusapan nga is improvements, edi nahiya sa kanila si Raul Soy na sobrang laki ng in-improve. So ayun, kahit ano pa mang factor or point system ang ginawa, mag-i-stand pa rin ako sa Justin Chua for the most improved player. That's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. This is Egun Hoops. I hope to see you in the next upload. Bye-bye!